Hindi raw takot si Vice President Lenny Robredo na sumama sa mga anti-illegal drug operation ayon sa tagapagsalita niya si Attorney Barry Gutierrez. Pero ayaw rin naman daw ni Robredo na makompromiso ang mga operasyon dahil sa kanya ang nakikita niyang solusyon sa ulat on the spot ni Victoria Tulat. Victoria? Ma'am, kailangan para ulinawin kung anong klase ng anti-illegal drug operations ang gagawin bago masabi ng kampo ni Vice President Lenny Robredo kung makasasama siya rito. Ayaw naman daw kasi ni Robredo na makompromiso ang operasyon dahil sa kanya. Ito nga ang pahayag ng tagapagsalita ng Vice Presidente na si dating Congressman Barry Gutierrez ngayong umaga. Noong Biyernes kasi sa unang pulong ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD, inimbitahan si Robredo ng kanyang co-chair na si PDEA Director General Aaron Aquino na sumama sa mga anti-illegal drugs operation para malaman kung ano mismo ang nangyayari sa ground. Pumayag naman si Robredo at sinabing gusto niya ito. Tinanggap ni Robredo ang alok ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging co-chair ng ICAD noong nakaraang linggo. Ginawa ito ni Duterte matapos batikusin ni Robredo ang kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Gutierrez, hindi natatakot ang vice-presidente para sa kanyang kaligtasan, kaya bukas siya sa pagsama sa mga operasyon. Pero posible rin naman daw na magtalaga siya ng mga tauhan na sasama sa operasyon at hihingi na lang ng impormasyon sa kanila. Depende raw ang lahat ng ito sa magiging security briefing. Nagpasalamat naman ang kampo ni Robredo kay Senador Pancilo Lacson sa pagpapaalala nito na dapat mag-ingat si Robredo sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayong tinanggap niya ang pagiging co-chair. Sabi ni Gutierrez, kailangan mag-ingat sa big-time drug syndicate, lalo't nais ni Robredo na baguhin ang direksyon ng drug war mula sa pagtatarget ng street-level syndicate sa paghuli ng drug lord. Kailangan din daw bantayan ang mga direktiba ng ehekutibo, lalo't naghihintay pa rin sila kung magbibigay ba ang Pangulo ng mga detalye tungkol sa saklaw ng kapangyarihan ni Robredo bilang co-chair. Dapat ding matiyak ang kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bagaman noong Biyernes, ay nagpahayag naman sila ng pagsang-ayon sa mga plano ni Robredo. Ngayong linggo ay may mga pulong daw ang vice-presidente sa iba't ibang cluster ng ICAD. Bam? Maraming salamat, Victoria Tulad.